sila ay third placer. For this, eto na tayo, Uyo Irv. Game number one, Iphios Esports versus NXP Predator, Area 51. For Iphios Esports, Patrick dito for this. Thams, Yami naman for Selena. Mimao for Bruno, Arbs for Kufra, Kenshi for this Esmeralda. Ayan, pero direct pa, bago tayo ng pangalan ng shotcasters, maraming maraming salamat. Pero red side naman natin, NXP Predator, sumpak para dun sa isang Natalia. Grok naman dito si Storm, talent para sa kanyang... Angela, Yui for the Jawhead, and Senorito Disney para sa kanyang Kimmy. No. So, ito okay na? Okay na. Okay na, okay na. Ayan, ayan, mga kaibigan. So, ang ginagawa dito ng ano, ng NXP, sinisecure lahat ng pwedeng isecure, pero ang problema, medyo level 2 na ang isang Esmeralda, and possible kumuha sila. Pares lang silang level 2 ng ano, nung Selena. So, medyo masakit nga naman pag tumama yung Abyssal Arrow mo dito, pero mayroon naman ng panggulo ang isa dito sa players nila, and Natalia nakakuha na ng kill. Medyo Esmeralda medyo malalim, hindi alam kung saan siya pupunta, at napatay pa nga rin dito, 2-0 agad in favor of NXP. Exactly, and for this mga kaibigan, nako maganda ang naging simula, takbo ng simula ng NXP Predator dito. Yung kills na ang lumapit sa kanila mismo, wala sila ibang dapat gawin kundi patay na lang ang mga nagsi-overextend na Iphios Esports sa early stage ng game. Pero eto na, si Kufra dito pumasok lang din, mga kaibigan, to the top lane against 3 players of NXP Predator Area 51, and disengage na lang din. So play safe na ng konti, lamang naman sila eh. So everything went well. Totoo naman dyan. Pero Abyssal Arrow, nagiging maganda yung galaw ni Yami. Katulad ng sinabi natin kanina, iba rin kasi yung ibinibigay na dami. Uy, pero mukhang magkakaroon ata ng kill na ang Iphios dito, pero nakukuha pa rin ng isang Grok. And top lane, nakapatay syempre si Mimao. So Bruno nakaisa agad. So dire-diretso ang kanyang pera dahil nga naka-bounty siya. Natalia naman nahihirapang mag-boost kasi may mga ano, may mga Abyssal trap. So parang instant kita na siya, instant words eh. Oo, tama ka dyan, Bestie Wap. And for this fight, mga kaibigan, medyo iba na. Pero yun nga lang, si Patrick dito lalaban kay Natalia. Naupo, matapang si Papa. Yan. Pero heto na, naupo Angela on point. Ang pagdating mo, ang turnaround kill pa yata. Ladies and gents, another backup. Pero hindi kakayanin si Kuya Patrick din. Palaban, mga besties, Jawhead will go down. Pero tuloy pa rin ang boxing dito, Patrick. Naupo. Oo, dali. Sumobra ng tapang. Nadali, mga kaibigan. Pero tinamaan, Abyssal Arrow tong nasa mid lane, natakpan. At muntikan pa na, ano, naitulak ng ano, magagandang barrier dito ng isang Grok natin. So, 3-2 ang ating score. 2 minutes and 52 seconds in our game time. Ilang segundo bago magbukas ang Lord na to para sa ating game number 1 sa Series 3. So, ito, si Natalia na naman, ang gugulo. So, tatamaan pa. Muntik na. Pero okay lang, mga Bestie Wap. Pero eto na, medyo may turtle na tayo, baka pwede sa asaali magbago ang takbo ng mundo. It's either like dito natin makita ang additional kills na makukuha for both teams, or else lalo lang lalamang ang gold ng bawat isa dito. Hindi man sila nagkaalayo, pero eto na, naupo si Doug. Nakakita dito, ganda naman ang pasok ni Kuya Arbs. Pero yun nga lang, hindi pa rin kakayanin ni Steel ni Grok ang turtle for that moment. Sa top lane, delicates to, pero okay lang laban. Nakatakas pa dito, mga kaibigan. Medyo dapat napunta yung ano eh, para sa akin ha, kasi may Kimmy sila eh. So yung objective nung Kimmy, mas mabilis dapat. Pero nga dahil nga may isang Selena and the Esmeralda, mahirap para sa team ng next play. Pero ito na nga, mga kaibigan, teka lang, mamaya na natin ibibigay. Yan, makakapatay pa si Patrick doon! My God, you're getting into my nerves. At tinamaan ng Abyssal Arrow yung isa. Hindi, nakatakas pa nga. Mimao ang magsisilbing alay. Hindi na nga lang din. At atras, pero tong middle lane, patay na ang isang Natalia. Si Patrick ba to ng ano? Hindi ko nga rin sure eh. Feeling ko si Patrick Mohika? To ng ano eh, ng exe dati. Oo, feeling ko eh. Ewan ko lang din, hindi ko rin sure. Siguro, check ko mamaya ang data sheet ng kanilang rosters. Pero for this, nanlalaban-laban talagang hindi nagkaalayo ang dalawang teams natin, mga bestiwa. Pero eto na, nako po, objectives comes first, syempre. So, kanya-kanyang kuha lang muna. Pero, oops no. May hirap kasi... Kumbaga, yung Natalia, parang masasabi ko dito, parang mawawalan siya ng silbi dahil sa mga... Agaganda kasi nung pasok ni Yami din eh. Abyssal Arrow, connect na naman mga kaibigan, napilitan gamitin ang isang Purify dito. And ito na nga si Yami. And meron pa doon si Patrick pa, makakasalubong. Alam nila yung ano, yung galawan ng isang Natalia. Siyempre, pag na-Natalia ka nga naman, alam mo na yung ano, yung possible kung saan sila manggagaling, paano yung ikot.
Kaya advantage yun pagka may ano, nakalaban ka na talaga tapos natalya user ka. Tama ka dyan. Oo nga, no? Tapos kada cooldown pa na ang execute niya mamaya and ulti. Panigurado, may masusungkit to kung kitchen. Especially, this Yami or Selena, magaganda ng mapitas niya palagi. Tama. Wala yan sa, ano, sa Natalia, if so ever. Pero 4-4 ang ating score, second, third developer game will be up in a moment. Nako po. Ayun na nga. Kaya kung ako sa inyo guys, abutin na natin ng 1,000 shares. I-share nyo na yan. Naabot na natin ng 500. Paabutin pa natin ng 1,000 para mas masaya. Sipin nyo, nanonood lang kayo. Nagkakaroon pa kayo ng Diamonds Impossible. Pwede nyo pambili nung ano yan. Codename Rhino. Pero ito nga sa middle lane na nakita na naman si Natalie. Mukhang matatali. So dito ang isang Natalia. Mawawala na nga lang din ba? Hindi. Pero mukhang nagkakaroon pa ng laban dito mga kaibigan. Mimaw. Free hit dun sa Drak. Medyo nasaktan. Pinagsaluhan ang bola. Para naman talagang alak ang kanyang ibinigay. Pero Turtle na kuha na naman ng Iphios. And si Arbs, ang ganda nung galaw niya. Lahat ng abyssal arrow connected. Para naman jinumong ng matindi yun, mga kaibigan. Jumong. Parang ano, parang calculated. Kumbaga, calculated, suot na suot mga besties. Ang magandang pagkakapana. Medyo game-changing lang. Maganda rin ang performance naman ni Selena for this. Pero tingnan natin mga besties. Pati, grabe! Naku po, laban sa tatlo to. Pero laban lang din naman. Wala pa naman Neck Ace of Durance. Pero patay! Patin, but here comes the backup! Aray yung Drak! Tinamakan, inabutan ng magaling. Pero another one, si Kimi madadamay na din together with talent as well with a mega kill pa para dito kay Selena and the double kill para sa Bruno with Mimaw. Naku po, tower ang ganda pa, na ginawa ni Patrick, no? Do para sa atin medyo mali. Pero kasi sa Iphios maganda yung ginawa niya. Kung magsasabi dito, wag kang aalis sa pwesto mo, okay lang na mamatay ka para tingnan kami. Oo. And pag napatay natin yung dalawa sa players ng next play, magagap sila kasi marksman nila yun eh. So naging maganda yun sa kanya, hindi gumalaw doon yung isang Patrick sa bottom lane, pero paparating na yung team ng Iphios. Kaya nakabawi sila doon sa bottom lane, napatay pa nila yung Angela, Anabisal Arrow na naman, para kay ano, Diyos ko naman si Yami, talaga namang mapapakanta ka ng Yami. Tinamakan na naman, parang bisis, ano ba yan, parang may magnet ata yung panahan nito. Kaya nga, mga bestie wap. So, sino naman niya? Medyo kakaibabe to, if ever, mga kaibigan. Pero eto na, naku po, papasok Kenshi. Si Kenshin dito. Kenshi, rather, for the Falling Star Moon. Pero wala naman siya mapipitas. For if just Esports, pumapalag sila. No, early stage ng game, medyo nalideado sila sa NXP Predator Era 51. Pero ngayon, 7-minute game time. Kontrolado na nila ang laro. Sila ang lamang sa gold, sila din ang lamang sa patay. Grabe, on point talaga yung pasok ng Kupra dito. Pero mukhang magkakaroon ng kill. Hindi, nakatakas pa ang isang Graxo top lane na lang ang magiging casualty dito, mga kaibigan. Yun na lang ang mapupush. Pero tignan natin kung paano nga naman i-defend ang next play to. And tinumuan na naman ako Visual Arrow. Siguro sa 10 binitaw niya, dalawa lang yung sumablay. Yung 8 tumatama na tumatama. And every time na nakakatama siya, may kill na naibibigay para sa Iphios. And to think, 9-5 ang ating score. Medyo malaking kalamangan, almost 6K para sa pera. Ito na naman si Arbs. Napakagandang pasok na naman. Abyssal Arrow nag-connect dun sa isang Grak. Pero hindi na na-tank pa ng isang Grak yung damage na pwedeng ibigay ng Iphios ngayon. Kasi ang sakit na rin ng Bruno. Oh. Kung makikita natin, 4-0-2 na oh. Item check nga tayo sa Bruno direct. Punk. Uy! Grabe na din pala. Berserker's Fury. Pero hindi pa siya nag-endless battle, no? Inuna niya yung ano, yung Thunder Belt for securing lang din sa ano. Baka mapatay kasi siya nung ano, nung Natalia. Kaya secure niya lang din yung kunat niya. Kahit pa paano. Tama ka dyan. Mas okay na nga naman yan. May additional defense na yan. Sakasakali for Bruno. At least di siya ma-fitman lang. Uy! Okay na yun. Pero ito na nga lang sa bottom lane. Si Grok, grabe. Buti na lang on point na pagdating ni Angela. Pero hindi niya rin tinuloy. Binigyan niya lang ng shield. Tapos sabay kinancel din. Pero I think mukhang magkakakitaan dito sa top lane. Medyo mailap. Mailap ang isang Natalia sa isang Esmeralda. Pero once na nagkakitaan niyang dalawang yan, and speaking of kitaan, mukhang nakakaramdam si Kenshin na papalapit sa kanya ang isang Natalia. And eto na naman mga kaibigan, si Arbs pumasok doon. And napakagandang salya para sa kanya. And nakikita mo lagi on point ang pagpasok ni Arbs dito. Wala siyang sinasayang. And sobrang synchronized ng Iphios Esports. Talaga namang may pinatutunayan. Welcome back dito sa ating Just ML Challenger's Edition. Pero Arbs na naman papasok. Walang tinamaan ng Abyssal Arrow. Medyo kailangan nila ng minion dito. Na-ejector yung isa. Mimaw, nakapag-flicker out. Naku po, medyo may damage pa rin naman. Hindi pa rin napapatay ang marksman dito. Papasok ang isang Esmeralda at tapusin sila. For that one, 2-for-nothing ang nangyari. Tama ka dyan, Kuya Ergo. So this time,
Ang laki na ng lamang dito ng Iphios Esports. Mo ang tama ang ating prediction sa draft pick pa lang na Bruno is greater than Kimi, especially pag gantong stage ng game na. Especially no. Nagka-item na yung oops, naku po, lalim na ito. Tatlong hero. Di pa napatay! Iphios Esports, grabe naman. Ganyan talaga pagka suportado ka, no? Suportado din kasi siya ni Herbs, eh. Kumbaga, parang si Ashong to si Herbs, eh. Suportado ka ni Ashong. Parang ano ka, protektado ka ni Ashong. Protektado ka. Oo, protektado ka. Pagka meron ka nito, wala kang talo. Pero eto na nga, mga kaibigan, si Kenji, mukhang kailangan niyang mapatay dito ang isang Natalia. Hindi nakatakas na untok, mga kaibigan, pag-slide niya dun sa isang ano, nag-connect na agad dun sa ano sa red buff, kaya na hindi na nag-advance and nakapatay pa nga din dito ang next play, Area 51. Pero ang problema, nakuha ng Lord. Nakuhaan sila ng Iphios. So, 1-for-1 trade plus a Lord, medyo mahirap nga yun. Oo nga naman, tama ka dyan. So, medyo maganda. Ooh. I mean, not really medyo, but this very beautiful timing na for Iphios Esports, mga best. Pinihintay na lang nila dito na dumating ang kanilang backup support, tapos pwede na. Medyo mahihirapan na ang Area 51, especially wala silang pang minion wave clear dito aside from Grok. Ito na nga. Tagal-tagal to. So, yung damage kasi galing kay Mimaw. Tapos may backup damage dito sa Selena. Tapos may damage ni Esmeralda. Tinamaan pa na bisa laro yung Angela natin. Mga kaibigan, medyo masakit. Kailangan niya umuwi kasi pag di siya umuwi. Pero yung Bruno, oh my Jane, naipit doon sa gitna. Medyo na late yung mga tropa. Bisa laro, papasok si Arbs. Ito na naman yung tank na napakahusay naman talagang mag-set up. Pero grabe na rin yung pwedeng ibigay na damage. Uy, nasa likod pala. Backlanes pala. Manggagaling yung Natalia. Selena versus Natalia plus the 3. Patay agad, mga kaibigan. Medyo nahihirapan ngayon yung next play Predator plus the Sanctuary Lord sa bottom lane manggagaling. Nawalan sila ng dalawang heroes, tas may Lord pa. Ito na naman si Arbs, nag-flex na naman ang kanyang muscle. Naku po, medyo delicates na to for NXP Predator Area 51. Pero ito na nga, tama defensa, nice ejector dito, pasok sa mga. But there's a vengeance, mga kaibigan, buhay pa rin ang bata. Mega kill pa para ay Kenji killing. Senorito Disney dito with a double kill pa. Naku po, mahirap to, tatlo na lang ang de-defensa for Area 51. Si Grok dito, bumabay time lang, disengage with that purify, tatakas yata, pero walang kawala. Oops! Uy! Munti ka na! Munti ka na! Nagkamali pa, mga kaibigan! Yatap! Yatapi ballers, talaga namang napakasaya, Kuya Will. Eto, maiisahan ata ng Iphios dito ang NXP Predator Area 51. Ito na naman si Natalia. Medyo naging, medyo nahirapan yung Natalia gumalaw lang dahil dun sa mga, abyssal trap ni, ni Yami. Malaking bagay yung abyssal trap niya kasi every single time, oops, abyssal laro, hindi na naman nag-connect. Mga kaibigan, in the game number one will go to Iphios Esports. Naupo mo, ang ganda ng simula ng Iphios Esports para sa unang bitawan natin dito. Sa number two, ang katanungan kanina, makabawi kaya ang Iphios, NXP Predator for this game at may personal ng game number two, malalaman natin. Pakilala muna namin, NXP Predator Area 51, Yui for Thams, Senorito Disney for Bruno. Au, si Storm Kalaban for Grok, Sumpak Wangdu for Esmeralda, and Talent for Kufra. Para naman sa Iphios sa red side, Patrick for the Uranus, Yami for the Selena, Kenshi para sa Lancelot, Arbs for the Kaja, and Mimao for the Carry. Yung, nako po. So, mga bestie up this time, at panyanyang tambay muna. Funnel ata to pagdating sa kay ano kay Lancelot, malalaman natin. Pero so far ang nag mid lane sa nila minion wave clear si sino to? No. Si Kari. Pero para sa akin ang ganda ng lineup ng next play ngayon. Sobrang ganda ng lineup nila. Kahit para sa akin eh. Kung kunat-kunat lang at damage pwede, pero eto na nga si Talent, mukhang mapapatay dito, mga kaibigan. And meron pa and the double kill para kay Patrick. Mukhang naging parang binabawi agad ng Iphios yung sinabi natin at nakapatay pa nga ata dito sa mid lane. Triple kill para kay Patrick, napakaaga nun. Pero na-shutdown, isumpak Wangdu ang isa sa mga players ng Iphios. Pero mukhang magkakaroon pa rin ng bakbakan. Yami, maganda pa rin ang pinapakita. Mukhang magugluta tayon ka dito and mapapatay ka. Pero Kenshi nasa bottom lane para makapag-farm na makapag-farm and isi-secure niya
yung ano, yung medyo katagalan na nangyayaring clash sa middle lane. Exactly. I-hold niya lang yan or divert lang siya ng attention. Pero si Kuya Lancelot natin sa bottom lane, pinapwestuhan na dito. Pero naku po, hindi tumuli sila Kufra. Sumpakwando, delikado na. Pasubo siguro ang ala niya, mababakapan siya kagad. Pero yun nga lang si Kenshin dito with that second skill, Thornrose. Naku po, banat lang. Medyo na-late lang si Talent dun. Okay na sana nung una, nakita na ni Esmeralda na paparting siguro si ano, si Kufra. Kaya lumaban na siya. Eh kaso sumama, bumalik si Kufra papunta kay Grak, tapos saka pa lang ulit bumalik ulit papunta kay Selena. So nagkalituan lang ng konti. Pero siguro napaaga lang din na ang paglaban dito ni Esmeralda, no? Tama. Pero Iphios Esports, katulad sinabi natin kanina, maganda yung ano, yung hero pick ng next play Predator in Rage 51. Pero Iphios kasi lalamang talaga sila sa early stage of the game. Sobrang lalamang sila. Pero ang problema dito, pag hindi naging pag hindi nila na maximize yung kalamangan ng Iphios, eh mahihirapan sila sa late game. Iba pa rin yung ano, yung napatay pa nga. Kuha din mga bestie. So tingnan lang natin Pet Grak dito running out of life, flicker in para kay Karim. Mima, will you able to get that kill? Pero pa nice divine judgment din dun. Sabi lang banda Kuya Earth, pero another 12, another 3. Naku po, tatlong dumapa dito sa area 51. Naku po. Ganda ng ginawa. Ganda ng ginawa, mga kaibigan, nung combination ng Kaja and the Selena. Abyssal Arrow para ma-cancel or mailabas ng isang Bruno yung purify niya, and Divine Judgment naman para sisiguraduhin wala ka ng takas. Kasi wala ka ng spell eh. Automatic kill ka na dun. Automatic na nga yun pagkaganon. And for this, mga kaibigan, Iphios Esports, effective ang pinapakita nilang draft pick against next play Predator Area 51. At nahihirapan dito, especially si Bruno, 0-2-1 na siya. So, kailangan makabawi na ito. Wala na ibang pagkukunan ng farm. Pero yung nga lang, buti na lang, there's a Grak, napigilan ng konti yung pagkanyang pagkamatay at mukhang Selena pa ang nadali dun. Mga best up and the wrong turn yata yun for Iphios Esports, nakakabawi tuloy ang Area 51. Pag ang Area 51 nakabawi dito ng matindi-tindi, mahihirapan tong Iphios. Kasi lamang na sila ng early stage eh. Dapat hindi nila, ano yun, parang hindi na sila umaasi. Pero eto na nga si Talent, mga kaibigan, Kenshi, nag-aabang lang ng pwedeng kalmutin. Eto na nga, mga kaibigan, Thornrose ang ibinigay pero makapatay pa rin si Patrick. Ang laki ng bagay ni Patrick, no? 5-1, ang problema, paglapag niya, nag-abisal araw ngayon si Yami. So, tama ka dyan. And for this mga bestie wap, 4K gold lead kaagad ang meron ng Iphios Esports. So mga kaibigan, sa top lane ha, medyo delicates ng konti, may rapulaan, pero pasok si Esmeralda. Rise. Uy, sakit pa rin ng damage. Hindi naigup, late niya naigup yung shield, sayang, nagkamali yata ng pindot or baka cooldown pa that time, nabitawan pa o napasukan pa siya ng skill ni Patrick dito. Pero there's an off-cam kill, Kaja ang napatay naman dito sa bilang banda within the side of Turtle. No po. So medyo bumabawi-bawi yung NXP dito mga kaibigan, pero eto na nga yung sagot ng Iphios Esports. Mukhang nakulong yung dalawang tank natin dito sa middle lane, and meron pang pinasok dun si Mimao. Patay yung isang senyorito, and meron pa ditong talento na mapapatay din ng isang Mimao. So double kill para sa kanya, 4 minutes and 53 seconds in our game time, 4-10 ng ating score. Laki, ang laking ambante nun, 10 agad. Oo nga, no? Diba? Pero ito pa, si Arf dito, napasubo na lang yata mga kaibigan, Divine Judgment, pero kore ang papatay sa kanya. Medyo namali nga lang yun, napaaga na target, but there's a backup naman for Selena, panang panana naman si Esmeralda under the turret, but look at this Patrick doing some buy time para mabasag ang tier 1 tower sa middle lane, but it's not sufficient. Disengage na for Iphios Esports, 1-for-1 trade ang nangyari. Ganda ng ginawa nito, yung ultimate ng isang ano, ng Esmeralda, although kaya niyang i-burst eh, kaya niya mapatay lahat ng team dito ng next play. Ay, ng Iphios Esports. Ang problema, paglapag niya, nag-abyssal arrow ngayon si Yami. So, pagkatama no, napigilan yung pag-spam niya o yung pag-burst down niya sa mga heroes ng Iphios. Kaya dun, isa sa mga magaganda o isa sa mga maling naging problema dito, yung natamaan niya ng abyssal arrow. So, walang naibigay na damage si Sumpak dun. Sayang nga naman yung clash na yun. Oo, tama ka dyan. Naku po, for that moment mga kaibigan. Tinatangkin niya na oh. Oops, kumukulit na nga. No? Item check nga tayo dyan direct. 5-11 ang ating score, but for this Uranus. Mag-oracle pa lang, pa lang yan. Pero pwede na yan kung sakasakali. Ang importante pwede dyan naman yung sapatos niya, tsaka yung cooldown reduction na makukuha sa libro. Pero ano, yun lang si Talent, napasubo ata dun. Don't forget that there's a carry, kumbaga, kaya yung mga silip-silip na tank dito. Medyo delicate. Hindi pwedeng silip-silip tank dyan pagka ganyan. Katulad ng sinabi natin early kasi, lalamang at lalamang, pero yung 5-1 ni Patrick, ang laking bagay nun. Especially Uranus yun ha.
puti na maano naman nakabisa laro, mga kaibigan, panampana dito. And papasukin na nga, mukhang nagugluta pa yung isa. Medyo maasin doon si Sumpak, pero kaya niya naman daw patayin si Yami. Pero dahil nga doon, nadalawahan yung team na Next Play Predator na isa pa. Mukhang nahila pa ni Arbs dito, talento. Medyo, uy, si ano, si Senyorito. Negative, Mimaw, papasok, nakapatay pa rin. Dalawa na lang ang natitira sa Next Play Predator. Iphios Esports, grabe ang kanilang pinapakitang laro. Talaga namang, we are back sa Just ML Challenger's Edition. Tama ako dyan, mga bestie wap. So talagang they really deserve this slot, mga bestie wap. Pero ngayon, magbabago ang takbo dahil iba na lang mga makakalaban nila. At for NXP Predator Era 51, medyo kulang sa practice ng konti. Pero si Patrick dito, grabe yung panlaban against 4. Pero yun nga lang, wala ka ng kawalaan. There's a shutdown. Pero laban naman dito si Kenshin. What a beautiful strike. Pero yun nga lang, 1-for-1 trade. Pero wow, nag-flicker sa loob. Roy, oops. Nag-flicker sa loob. Talaga naman pinasok. Oh, nahila pa. Kahit tapos ng kaday ng ginto, papakitaan kita. And napatay, triple kill para sa kanila. Diyos ko, talaga namang mapapauwi ang mga Mondragon. Ibalik ang kaday ng ginto. Kumbaga, pero tambak na tambak ang NXP Predator Area 51 pagdating sa KDA score. Tier 3 tower dito, nabasag na agad for as early as 7 minutes and 40 seconds. Kasi hindi ka muna papasok ng e-school. Talaga namang masakit sa ulo, mga kaibigan, ang binibigay ng Iphios Esports dito. Ang laki ng kalamangan, no? 12K? Diyos ko! Ano to? Pagkaganyan, nabigyan na naman doon. And makakatakas nga ba ang isang Esmeralda running out of life? Pero walang matatakasan dito. Nakasalubong si Patrick doon. At medyo nasaksak. Saksak puso tulang dugo. Patay doon sa bottom lane, mga kaibigan. 720 ang ating score. Medyo malaki ang angat nila sa score. And especially sa gold. Laki noon, sir. Tapos yung item ng Lancelot natin dito. Okay na din. Legendary pa nga ang isang carry. So, medyo masakit sa ulo. Tinamaan ang abisa laro yung Grak. Mababurst down pa nga rin dito. And siguradong papatayin. Nabuhay pa. Pinasok sa loob. Pero na, yun, nabigyan ng Ring of Genelin. Masakit nga naman yun pagka ganun. Pinapasok na nila si Patrick. Tiga mo, kahit tinanaroy, babalik lang yung buhay. Tama ka dyan. Grabe naman. Titipitipihan pa. Face to face dito sa Torre. 722 ang ating score. Level 1 Lord, dito na, in 70 seconds will be up, so this might be the winning moment for Iphios Esports. Sakasakalin, naku po, bakit nasa labas ba ng base pala yun, si ano, Esmeralda? Eh, nabasagan na nga sila ng top lane, tsaka ng tier 3 tower sa middle lane, pero sa bottom lane, napakalalim. Oh! Oops, ayun pa, dali na naman, napaganda pa yung pasok pala doon, or pagsampal dito, ni ano, ni Kufra sa kanila, lalo sila tumigil. My heart went, oops pa nga ang binibigay, Mimo, ginangat-ngat, tingnan mo yung Kufra, direct, tingnan mo yung Kufra, direct, tingnan mo, ginangat-ngat sa loob ng base, mga kaibigan, and dinastos ng Iphios Esports, nahila, ibalik ang kaday ng ginto, hindi ka muna papasok sa school kasi, and the game number 2, Iphios Esports ang nanalo. Yun, ako po. Gandang laban, mga best wap. Welcome back, Iphios Esports. So, nagbabalik din sila dito. Nagpapakilala muli sa Just ML Challenger's Edition. Ako po, 40. Nagaganda na ako sa kanila.